sa tanan. Good, it's good PM. So, nag-trying to reconnect sa hay dito. So, salo to di mensahe to. Di ka-flabby na ni. Na to di may tisa street. Kagulin ko to nag-dito ni. Naot nga le today's libas le makasimba susula siguro makabilog to ako busy brother Guriyo. So the last time this latando brother Guriyo so mayong hapon it's a good PM as we continue our worship nda ay tema to COVID-19 terminologies in Bible perspective. The words na mga termino na ginagamit sa 19 na mga termino na atong mas studyhan tanawon sa pod ang atong makatunan in a Bible perspective in a spiritual matter. Diba? That the words nga inyong nabalaan sa kuan sa COVID-19 unsa yung mga pulong yung love before you dun the common nga mga word sa karon nga COVID-19 now say karon na tumadunggan usahay firminti na usahay malaay na kasig paminaw kada adlaw radyo TV YouTube, maugihapon. Pagka Domingo, wala sa pastor, preacher, maugihapon. That's the words na, hindi, that's the words na, ma, beyo. Ay mga, madunggan, na ginagamit sa, kung sa COVID-19. Yes, ah, that's the words dun. Ha? Sa nga, mga words. Sawa ng pandemya. So, that, pulong sa mga pulong. Na ay face mask. Na ay word nga symptomatic. Na ay word nga asymptomatic. Diba? Na ay quarantine. Na ay positive. Na ay ang kanya is negative. So, isa pa mga words nga common sa ginagamit sa COVID-19 karon is face shield, Facebook, virus, ang kauban niya, virus nun. Kung di ka madali sa virus, sa mga virus nun. So, na-i face mask, na-i symptomatic. Asymptomatic, kering asymptomatic and asymptomatic is category nila. And then, na yung mga inatawag ang precautionary measures, na yung inatawag ang face mask, face shield, physical distancing, 1 meter. Pero so, sorry, maglisod ka, follow, 1 meter. Nasa ka pa ng 1 meter, lupalo yun. Duhan lang ka lang. Tapos washing of hands, maghugas kag kamot, ikang kag magmotor ka init kayo. Hugas lang kag kamot. Yeah man, so kag gamit kun yung panglabada sa to. Powder pa. Tapos lockdown. Na yung mga word nga essential and non-essential. Ba mo isolation, positive kanina, negative. So, these are the words na commonly kanunay nga ginagamit sa karon nga pandemic crisis atong madunggan sahay. Adili sahay kanunay. Diba? Mag-amping kanunay. Lahi po itong mag-amping kanunay. Amping pero kunuhay alcohol, oh, daladalag alcohol pero wala ito isulod
Dili dahil ito tinuod nga alcohol ang nasa sulod. Ana-ana ra dahil ito. Ito, tubig dahil ito dahil. Ayaw ba nagsigo? Ha? Ayaw po nang ayaw po nang sido. Sino pa nga yung alcohol? So, COVID-19 terminologies in Bible perspective, kaning asymptomatic and then asymptomatic. Ang symptomatic, ginakuha nila nga itong mga inbred symptomatic, ibig sabihin aduna sila yung mga virus pero na sila yung virus sa World Health Organization nga na sila yung symptoms ba? Sa yung mga symptoms sa COVID kanang ubo, sipon, so nahihilanat. So, na sila yung mga symptoms. So, they are ginakonsider nila symptomatic. And then, napoy ginatawag nga asymptomatic. Asymptomatic, nagapasabot. Ginakon sa World Health Organization nga wala sila yung symptoms, pero carrier sila sa virus. Mana, asymptomatic. Hindi bilang, hindi kaula. Wa sila ay mga symptoms pero they are carrier of the virus. So in a Christian life, Kristohanan nga kinabuhi, napoy mga tao nga they are ahuman symptomatic. Ibig sabihin, klaro na kayo nga totoo klaro na it's very clear that they have the symptoms of the virus of sins. Aduna sila ay symptoms, aduna sila ay they practice things that are not accordance to the word of God. So, symptomatic. Aduna pa yung uban, kining asymptomatic. Ibig sabihin, wala sila ay symptoms. Dili niya mo makita sa ila nga kanang they are drifting away from God little by little, pero abine mo nga anaa pa sila diha sa Dios, di ba? They are asymptomatic ba? Asymptomatic. Bayek mayam ga ko follow diha di ba? Ta abine mo anaa pa sila diha sa Dios. Kay nganuan, they are asymptomatic sa virus sa sala. So but tungkol kay if we are dealing ko toto TV fanda ang dayo ma virus ang maigo lang ito ang physical nga lang physical pero ang pinaka importante yung the virus of sins that inflicted the whole world. Ang virus sa sala nga mao ang first nga niigo nahimong pandemic sa tibuok kalibutan from the start to gikan kang Adan and Eve, diba? The first murder nga nahitabo kung gipatay ni Cain si Abel. Because the virus of sins, a virus of jealousy. Mama, di ba nagselos sa Abel? Cain. Sinilosa na tapos flanakan mismo natin ha. Flanakan mismo his brother. Gipatay niya the first murder in the history of the world. At the time of Cain. So it's the virus of sins ang pinaka delikado na makapatay gyud sa tao. And then we have this face mask. Yeah, face mask. COVID-19 terminologies in Bible perspective. Paggamit og
face mask. Ang paggamit ng face mask is very important, labi na makipagmugawas ka, tapos makihistorya. Siyempre, importante nga, huwag ka kabalo nga, career day ka, so, kinanglan, mag-mask yun ka, huwag mo ang kahistorya, mag-mask. So, it's applicable. So, kung mag-mask, ayaw siya nangam ka ng tandes. Diba? So, in a Bible perspective, in a Christian way, ang atuang pag-mask, physical lang, nag-mask na. Pero, kinanglan, sa pagka-Kristohanon, dili na ito butangag maskara ang atuang pagka-Kristohanon. But we should never wear a spiritual mask. Okay lang ang mag-mask para kontra COVID-19. Pero kanang mag-mask ka, maskara, sa pagka-Kristohanon, Domingo, Kristohanon, pagka Lunes to Sabado, dili na Kristohanon, so, delikado. Ang virus is toti, yun, toti, mudulot yun siya, di ba? Mudulot yun ang virus. So, kinanglan, ang mask, it's applicable to this physical world nga mag-mask kita, but in our Christian life, we should not practice spiritual mask. You have the form of godliness. Forma lang ang naasay mo nga. But the substance, you know, you do not have the substance of being a Christian. The way you talk, the way you conduct yourselves. So, it will prevent you. Ma-lockdown good ka. You will be locked down. Asa ka ma-locked down dito sa impyerno, di ba? You will be locked down. So, we are studying today COVID-19 terminologies in Bible perspective. So, kinanglan, ang imong imas is imong physical lang. Dire lang sa kalibutan, magmask ka. Pero, in spiritual manner, ayaw pagmask. Kinanglan, totoong tao ka. You should be truthful, honest man. But you should be a truthful Christian. So, mayong hapon, thank you so much for watching Ma'am Michelle Lopez Solon, the wife of Governor Steve. Nakatanaw siya sa ato karon. So, thank you so much. And then, Sir Nior Islao, thank you so much. So, our lesson is COVID-19 terminologies in Bible perspective. Let us be truthful in 2 Corinthians 11:13. 2 Corinthians, di ba? Karon eh. Sa una, musulod ka sa bangko or sa pawn shop nga naka-mask. Sa una, sa wala pa'y COVID-19, magawasun ka kay basig hold upper. Sir, gawa sir. Basig hold upper ka sir kay naka-mask ka. Karon, pag musulod ka nga walay mask, pagawasan ka, sir, gawa sir, kay basig na kay virus. So, lahi, ang nag-change ang panahon. Sa una, magkumusta, labi na mga politiko, iniguman nila kumusta, mag-alcohol. Karon, inigumag kumusta sa politiko sa imo, ha? Ikaw na mag-alcohol, basig na sa virus. So, the world change. Karon, bisag humani mo istorya or habang istorya ka, mag-alcohol ka, wa na sa tao. Diba? So, una, kumustahan ka diha, tapos mag-alcohol dayon. Ralph, labag ka dayon? Masuko dayon ka? Ngayon ka nga, sis, ka-arte ba? Humano istorya, alcohol dayon? Oh. Pero karon,
wapa ka nagsturya, alcohol ka. Umanin yung sturya, alcohol dayon mo. Diba? It's how the world change. So, asa na to ganina? 2 Corinthians chapter 11 verse 13. Ay, nasabi. Yeah. Verse 14, no? 2 Corinthians chapter 11 verse 13. Kahit ka na sila mga bakapon, mga apostles, mga mamumuong malimbungol na nagpaka-apostles ni Kristo. Di ba? For such are apostles, false apostles. Sila mga apostles na mga mini. And then, deceitful workers transforming themselves into the apostles of Christ. They wear spiritual masks. You think that they are apostles. Amin yung mga apostles sila. You think that they are of Christ, but not. They have the form, but they don't have the substance. Aduna sila, makita ni mga, they are Kristohanon, tanaon, but not. Because they have the spiritual mask, nakamaskaray. So kinanglan, kita ninyo, as a Christian, we should be proud of our, we are Christian, Kristohanon. We are Christian, follower of Christ. Okay lang ang mag-mask dire sa kalibutan nga kanang physical nga mask. Palit kag mask diha kay basig mamultahan kag 3,000. Ha, filo multa ko wala mag-mask face mask ko. 3,000 oh. Blanco, mag-mask na lang ka. Tsaray mo. Abi tay mawala si muwag mag physical mask ka. Pero in a spiritual life you should not be wearing that such thing of spiritual mask. And then we have this precautionary measures, mga terms, because we are dealing with COVID-19 terminologies in Bible perspective. Then in precautionary measures, this is also inisya is anap po sa Biblia. Now we take precautionary measure. Wow, dari Galatia chapter 5 na. Precautionary measure, big sabihin, para dili ka maka-commit of murder, kinahanglan walaon nimo sa imong una-una ang jealousy, kasina, pangdaot, para dili mag-lead sa usa ka sala. It's a precautionary measure. In day-to-day lives, ginagamit nato ning precautionary measure. Sa balay, aduna kay gate. Ang imuhang kwarto, adunay. Nay, datay na. Kay ano eh. Wow, pinto, nun pultahan. This is precautionary measure. Ay mo cellphone, butangan mo password. That is precautionary measure. Mag-drive kag motor, mag-helmet. And that is precautionary measure. We are following that measures. And the government are setting up nga lang mga butang kanang mga precautionary measure para sa atong kaayuhan. Kanang face mask, face shield, physical distancing, washing of hands, panghugas o kamot. That is, kung tanawin mo ka ng washing of hands, it's day-to-day nga ginabuhat na ito, maghugas o kamot. Di ba? Tapos nanap mo eh, nabasahan na ako, na nagbasa ako di Facebook, malbutang, na ano na i-notice na ang mga ang publiko ginabawalan na kailangan huwag pigilan ang paghinga. Nakabutang dito. Kaya hindi yan sign na ikaw ay may COVID. Yang pigilan mo ang iyong paghinga.
natural dili gyud imong pigilan yung paghinga kay makamatay ang pagpigil sa paghinga. Yeah. At tanaw ulit mo, mga tao gyud nga pigilan daw nila yung paghinga para tanaw kung may sign sila sa COVID. Pero butang nimo, wag mong pigilan ang iyong paghinga dahil ang pagpigil sa paghinga ay nakakamatay. That's important. Breathing is part of our life. It's God-given. Diba? So, it's precautionary measures. Washing of hands. Verse 8. James chapter 4 verse 8. Masama nito mo daw. James chapter 4 verse 8. Santiago. Santiago. James, Santiago. Washing of hands. Ang paghugas sa kamot. Si, nasaw niyo? Draw nigh to God and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Hugasa ang inyong mga kamot. Manandali, James chapter 4, verse 8. Hugasa ang inyong mga kamot. Cleanse your hands, ye sinners. And then, purify your hearts, ye double-minded. Hugasa ang inyong mga kamot, kamong mga nakasasala. Sa imuha paghugas sa kamot, gamit ang unsang sabon or sanitizer. Lam ka di fandamo, iputang po din mo sa imuha na hunang, hugasan po ang imuhang kasing-kasing. Diba? Kinaang lang, yung kasing-kasing, pwede mo pong limpyuhan because gikan sa kasing-kasing, ang kasing-kasing mga deceitful eh. Malimbungon ang kasing-kasing. Kinaang kitayin ko na ito nga, sa bagay, ang Diyos na ibalo sa kong kasing-kasing, bisag maghimo kag sala, hindi na siya applicable. That's not right that you say, God knows my heart. Yes. God looks on the heart. O ang atong kasing-kasing is malimbungon. Kung basahon nato sa Jeremiah chapter 2 verse 22. Bisag unsaon ni mo hugas gamit og mga sabon. Kung ang atong kasing-kasing is hugaw. First let us cleanse our hearts, purify our hearts. Yeah? The Jeremiah chapter 2 verse 22. Jeremiah chapter 2 verse 22. For though thou wash thee with night and take thee much soap, is marked the Lord God. Bisa kung saon nato og hugas gamit og klase-klase nga sabon. Bisa kung saon nato og ligo para precautionary measure of the virus COVID-19. Pero ang atong kasing-kasing is pugaw. Ang atong kasing-kasing is puno sa kasalanan. Wala na itong i-priority ang atong kalag. At ang atong i-priority ang atong lawas. Then, huwag ihapoy, pulos. Dili man ka matakdan sa virus, sa COVID-19, pero takdan ka sa mga various virus of sins. Diba? So kinanglan, manan, the Jeremiah chapter 2 verse 22, bisag unsa pa nga sabon imong gamiton, kung dili nimo unahon ang imong kalag, ang imong kasing-kasing, huwag ihapon. So kailangan, hugasan nimo ang imong kamot gamit og mga sabon, hugasan nimo ang imong kasing-kasing, purify your hearts, pinaagi sa pulong sa Diyos. Diba? Sahay, we are
distracted by the gadget, sa mga computer, sa mga cellphone, sa mga apps. We forgot to read the Word of God. Malimta na ito basa sa Bible. Malimta na ito o ampo pagmata sa buntag ang atong gina-check kung na yung message. Pagkagabi, malimta na ito ampo, ginatanaw na ito kung na yung message ang notification. Yeah? Ang mga bata, wana nakabalong bahin kang Adan o Noah. Wana sila kabalo kung kinsa si Jonah. Wana sila kabalo kung kinsa si David. Talaga rala ko sinto Samson. Wana sila kaila kinsa si Elijah. Wana sila kaila kinsa si Prophet Samuel. Ang ilang nabalaan na si Cardo. Ang ilang nabalaan puro mga story. O ano sila kabalo sa Bible story? They no longer know because sahay ang ginikanan po or ang preacher kalimot po ang elder o a preacher, pastor huwag mo po study-study so balik-balik ang tudlo. Diba? Puro ko na lang hadlo ko na lang ang mga membro. Because nga na siya nalimtan o hugas sa kasing-kasing. So guard your heart in Proverbs 24 verse 3. Proverbs 24 verse 3. Guard your heart. Sabihin, if we guard our mouth with the face mask or face shield, ato pong i-guard atong kasing-kasing. As we guard our as we wear our face mask and face shield against COVID-19, let us also guard our heart. Kay malimbungon ang kasing-kasing. Malimbungon ang kasing-kasing. Dili ka kumpiyansaan. Proverbs 24 verse 3. True wisdom is 24 verse 23. Proverbs 24. Guard your heart. It is important na guard to kasing-kasing to. Ano? Sige, sige. So, precautionary measures. Face mask, face shield, physical distancing, washing of hands, and then another term is the lockdown. Hindi ako biro ko alam anong ma-COVID at isa't lugar. Proverbs 24 verse 3 kina, 23. Hmm. 24 verse 23. Proverbs
24 verse 23. Kini usab mao yung mga sanglitanan sa manggi alamon. Ay pagka pinalabi sa mga tao diya sa pagbukong, dili maayo. So dili maayo ang may pagka may pinalabi. So kailangan we should practice impartial. It is these things also belong to the wise. It is not good to have respect of persons in judgment, di ba? Kung halimbawa kung high ranking, okay lang si mua. Pero kung medyo ultimo sa imong pananaw, then lahi mong pagtrato sa iya. So kailangan you should treat every people with dignity. Kailangan kung unsa imong pagtrato sa dakong tao o official, mao pud ang imong pagtrato sa imong sa uban nga tao. Madili kay mag good morning lang ka kung boss nimo or high ranking official, kung gobernador, kung mayor, you're so courteous. Pero kung civilian lang, wag yun, di yun ka mag good morning, labyan na nimo, insultuhon pa nimo, dili pwede. Kinanglan you should be respectful, courteous at all times to all the people, sa tanan nga tao. That's the mark of being Christianity. Ba? Magdala-dala tag ngalan nga kuhanon, tapos usarat na courteous kung official. Pero sa ring tao to the grassroots level, watay respeto, then there's something wrong. Natakdan ta sa virus. Diba? Nanatay virus. Dili virus nga COVID-19, pero nanakay virus of impartiality. Mao nang ewang sakit. Virus of impartiality. Nanamod tayo bagong pangalan sa sakit. Yung kinanglan nga i-vaccine. Diba? Kinanglan i-vaccine. Kinanglan tambalan. Kaya nga naman, usara ka mag-good morning. Few flafos. Do official, few flafos. Pero ko isun. Na labay-labayan ka nimo. Ha? Kinanglan, at all times, we are courteous. Sa itong asawa, bana, mga anak. Diba? Kung laing tao, maayo kayo. Pero kung ginikanan mag-istorya, few flafos. Mayang buntag. Pero kung barkada, kuhan kayo. Kung laing tao, itoy. Pero kung ginikanan, tigre. No, that should not be. So, we should be careful. So that are the terms, mga lockdown, mga termino sa COVID-19, kaning lockdown. Pag na positive, gina-lockdown, gina ang area, gina-lockdown. We are in quarantine. Ay, ginatawag ko nga Sunday lockdown. Ang lisudan sa Matthew 10:28, kung ma-lockdown kita dito sa impyerno. Diba? That's the very tragedy nga mahitabo sa isa ka tao. Now, with all the opportunities nga gihatag sa Diyos, tapos at the end of the day, we will be locked down. Dito ta ma-lockdown sa impyerno. Wata ma-lockdown sa langit. Then it's the very difficult, it's the very difficult tragedy. We forfeit the grace of God. Dili na siya sayop sa Diyos.
it's not the fault of God. Kung dili kita maluwas tungod sa tuang pag-disobedience, it's not the fault of God. It's not the fault of God. Matthew 10:28. Not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul. Ayaw kahadlo ka tong makapatay sa lawas pero dili sa kalag. Kahadlo ka ang makapatay sa lawas o sa kalag dito sa impyerno. Diba? It's very difficult for us. It's very sad, disheartening. Dito ta malabay unya sa impyerno, not in heaven. Because hell is real. Heaven is real. Ang langit tinuod. There's such thing as heaven, and there is such thing as hell, and there is God, Dios. Mutuo ganita og virus nga dili nato makita. Kinsa na bay nakakita sa inyo sa COVID-19? Wala. Pero nagatuo ta nga naay virus nga makahatag og sakit that can cause diseases. COVID-19 ang tawag, coronavirus disease 2019 kay December 2019 nilang nakita dito sa Wuhan, China. Sa atong mga kaigsuunan dito sa Wuhan, China, mga higala nato dito, our friends in China. So we believe that there is such thing as virus, although we have never seen the virus. Nga na po, we've never personally seen God. Wala na itong makita personally in our naked eye ang Diyos. Wala po na itong makita personally in our naked eye nga adunay langit o adunay impyerno. Pero sa bugos natong kasing-kasing, in all our hearts, wholehearted, we believe na adunay Diyos, na aduna po'y impyerno, aduna po'y langit. Diba? There is God. O dili ta dapat ma-lockdown dito sa impyerno. Dili ta, okay lang siguro kung ma-quarantine ka sa impyerno og mga isa ka tuig, okay lang, it's okay. Okay lang, ma-quarantine ta sa impyerno, we will be quarantined in hell 1 year, it's okay. Kay pagkahumag 2 years, gawas na ka eh. Pero wala may ingana eh. Diba? Pag masulod tag impyerno, eternidad man, dili man quarantine, ngayon nga, sige, Lord, I will be quarantined in hell for 1 year, for 2 years. Sabagay, pagka 3 years, gawas na ko. Langit na po ko. Well, may nga na, there's no such thing as that. If you are cast in hell, it will be life, it will be eternal. Kung may langit ka, it will be eternal. Muna, bantayunan, it's very critical in our life nga kinahanglan to live faithfully, magpuyo nga malinawon, magpuyo nga diha sa Dios. It's very managing nga ang dalan is unsang dalan? Lekong dalan? Grabe ka? Higpit kayo, gamay ka kon kayo, dili lapad ang dalan ngadto sa langit. Ang pato dito sa impyerno, it's lapad. It's very broad. But the way going to heaven is very narrow. It's very narrow. Gamay ra gani ang nakadto dito eh. Gamay ra ang nakakita. So,
that's the terms. COVID-19 terminologies in Bible perspective. The lockdown, napoy ka nang ginatawag nila essential and non-essential. Matag-usa sa to, we are all essential. Diha sa gingarian sa Diyos. Members are all in the kingdom of God in fighting the virus of sins. Diba? Ang matag-usa po are all essential. Adunay pamilya nga ginabuhi, adunay mga anak nga ginapakaon. We're all essentials. And no man should be left behind. Walay dapat nga tao nga mabiyaan. Sa tuwang kaluwasan, no soul should be left behind. Pero naagyod mabiyaan yun. Tungod malockdown. Dito, asa malockdown? Dito sa impyerno. Essential is the gospel. Online na. Romans chapter 1 verse 16. Verse 1. Ay dili ko igakaulaw ang maayong balita, kay kini mo ang gawom sa Dios alang sa kaluwasan sa pagsapagsa nga mutuo. Ano wala sa tanan sa Hudyo ug ingon man sa Grisiano. Diba? For I am not ashamed, wala na akong igakaulaw ang ebanghelyo sa Diyos. Kay mao kini ang gahom sa Diyos. That is essential in our salvation. Kanang essential and non-essential, napod na in a spiritual manner. Essential, that the gospel is essential for salvation. Your belief, ang imuang pagtuo diha sa Diyos is essential alang sa imong kaluwasan. Ang imong paghinulsol sa imong kasalanan is essential alang sa imong kaluwasan. Ang imong pagtuo nga si Jesus Kristo mao ang anak sa Diyos is essential alang sa imong kaluwasan. It's very essential. Ang imong pag-alagad sa Diyos is essential. Dili siya ingon nga optional but essential. That's the term, yung mga word nga essential and non-essential. Your faith in God is essential. You should believe in God. Kinanglan atong ibutang nga we are essential. God is essential. Dahan karon ang na-depress, na-distress, ang uban anxiety, ang uban fear, adunay kahadlok, wakakabalo kung ugma, basta kung anak kay trabaho, wakakabalo kung mukalit o lockdown, di nakakagawa sa balay, or you are in the state of fear. Pero knowing na adunay Diyos nga nag-provide sa inyong panginahanglan. God knows, dili ka biyaan sa Diyos. Gamiton sa Diyos ang gobyerno. Daghan kayo government agencies. Daghan kayo ahensya ang gobyerno. Gamiton sa Diyos. God will touch them nga i-provide ang inyong panginahanglan. Basta mo follow ka lang. Umuhimo kag maayo, daghag ahensya ang gobyerno mutabang sa imuha. Umuhimo pug kag sayop, daghan pug ahensya ang gobyerno nga mugupod sa imuha. Nga na lang siya kasimple. If you do good, the government has many agencies, government agencies nga magareward sa imuha. Pero kung umuhimo kag dautan, daghag government agency nga mugukod sa imo. So,
is very essential for our salvation. And then, di ba, napoy ka ng word nga PPE? As we study COVID-19 terminologies in Bible perspective, kining PPE, kaya kung gatag PPE, kasi kambala mo sa meaning sa PPE? Personal protective equipment. Tama mo? Personal protective equipment. Nga na, apila diya ng mga face mask, face shield, gloves, gown, napay boots. That is PPE. Like goggle, that's PPE. Personal protective equipment. And do you know that in Ephesians chapter 6, na ay PPE sa Kristohanon. Ang Kristohanon adunay personal protective equipment. Nga, you fight the virus of sins, pero di wala kagi, God did not left you without armor. Diba? Ephesians chapter 6, verse 10 to 17. Sama sa sundalo, wala ka yun nga, gikuha ka ng sundalo, tapos wala kay armas, na kay armas. Isun po makigera nga wala kay armas, hindi ka kumpleto bala. Diba? You should be equipped, you are trained, and then you have the armor. Okay, so, nasawa na ito. Chapter 6, verse 10. Chapter 6, verse 10 to 17. Sige. Nga pagapakayuhon ninyo ang kamutan sa Ginoo. Level. Kung dili ka mo mag-ambit sa mga walay bunga. Ephesians chapter 6 verse 10. Ephesians chapter 6 verse 10. Sa katapusan mo, magmaligon ka mo diha sa Ginoo. Kung sa gahong nagsulog ka mo sa bugkos na hinagiban sa Diyos, aron ka mo mag-aasdang batok sa mga paglimbong sayaw. Kaya ang atong pagdumog, dili batok sa dugo o sa unod, dili batok sa mga punuan, batok sa mga pagbunutan, batok sa mga magbubuot, sa kanibutan ni ng mga kangit-ngit, batok sa mga damhanan na espirituwa. Nautan niya sa mga langitno. Tungod na ini, kuhaon ninyo ang bukos na hinagiban sa Diyos, aron kamo makasukon sulod sa adlaw nga dautan. Kung kamo sa mabuhat ang tanan, makatindog kamo. Busa manindog kamo na binaksan ang inyong mga hawak sa kamatuuran o sinuban sa kutamaya sa pagkamatarong. Huwag sa nasulpuban ang inyong mga tiin sa mga pagkagana sa mayong balita sa patinday. Dugang sa tanan sa nakakuha sa kalasag sa pagtuo nga sa makabaton kamunini arang ninyo mabalong ang tanan ng mga udyong nga kalayo sa dawatan. 17. Kung dawatan ninyo ang salukot sa kaluwasan o ang espada sa espiritu nga mao ang pulong sa Diyos. Salamat. Diba? Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God. In our battle against the virus of sins, kinanglan atong ibutang ang whole armor sa Diyos. Sama sa pag-fight sa virus sa COVID-19, diha sa mga hospital or sa mga atong mga healthcare facilities, personal protective equipment nga gigastuhan sa gobyerno, ang uban gihatag, donate, pero kanang donate bisag libre, pero there is no such thing as free.
kaya na siya, gipalit gihapon na siya. Di ba? Na nag-sacrifice niya na. Oh. Na there is someone who sacrificed para sa pagpalit ni ana. So, personal protective equipment. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Kinahanglan ang katibuk-an nga armor. Kaya wala kita nakipag-away sa unod o sa dugo. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness. Hawak sa kamaturan, and your feet showed with preparation of the gospel of peace. So, ang muang til kung sa kanan na mabutas boots kanang sa kundi ay kanang personal protective equipment. Grabe ka rin kabilay eh, grabe ka so kuri balot na balot ba that lim sa yan eh putos pan kayo ko nang putos na putos oh putos na putos. Na kami kayo ba? Na dubli-dubli yun? Balot yun. Balot yun kayo kay basig makasulod ang kamay nga virus. Diba? Napanay kung din nga para di yun musulod ang para di yun mataknan ba? Nga na ka very kung kayo kang manigurado yun kayo. Mas mayo ng manigurado kaysa dili manigurado, di ba? Nga na siya, kinahanglan ang Kristohanon po, manigurado po ka. Na dili ka mo ato gera, na dili po ka ready sa helmet of salvation, breastplate of righteousness, belt of truth, walay sword of the spirit, shield of faith, and faith of peace. Kinahanglan na diha sa imuha. You put on the whole armor of God. Para maaway nimo tong virus of sins. Kaya kung dili, then pwede ka nilang ma-defeat. You will be defeated. Pwede ka mapukan ka. Mapildi ka. Tungod kay you do not, wala nilang whole armor of God. You will be infected. Matakdan ka. Matakdan ka sa mga virus of sins. Tungod kay you did not put the whole armor of God. Kaya ang Kristohanon, or labi na kong preacher, in what measure you measure someone will be measured back to you. Ha? Kung unsay kung giyon saan mo paghukom tong isang katao mo, kung paghukom dihasin mo ah. Diba? Mayingon ka karoon nga, ayaw pag ingani, tapos magbuhat dahi ka. Oh, magkita nila sa imo ah. Ito yung ladig. So, mawala. Mawala na itong ang asin sa imo. Ang imong influence will be destroyed. Ang asin, kung wala na ipulos, wala na ipoy suga, ang wana kay suga, wana kay gamit. Diba? Kailangan, you put on the whole armor of God para ma-fight ni mo, you will fight the virus of sins. Sama sa ginagamit sa uban in a personal protective equipment, nga na sila yung gloves, na yung mask, na yung face shield, na yung boots, para ma-defeat ang COVID-19. Nga na po sa tuwa, as a Kristohanon, kailangan put on the whole armor of God. You can stand above all taking the shield of faith na kay pangsagang, tapos napod kay pangkapod, kining sword of the spirit. Napod kay para di po makapanin mong ulo. Oh. Take the helmet of salvation.
Bahal sa mga nagamotor, kinanglan ang helmet. Para dili ka ma, pag in case madiskasya, na dili mabagok ang imong ulo. Ika ma, hemorrhage. Nga na siya. Basig mas spiritual hemorrhage ka. Praying with all prayer and supplication in the spirit and watching thereunto with all perseverance and supplication for all the saints. So, let us follow the word of God and then sa may mga rules and regulations, protocols na ginawaan sa itong gobyerno, as long as it will not dili siya inconsistent sa pulong sa Diyos, well, let us follow. Okay, sa Romans chapter 13 verse 1 to 2, ato ang mag-submit kita diha sa gobyerno. Diba? Let us follow the government. Umingon ang government nga, mag-mask ka, mag-mask. Mag-face shield. Kung umingon ang gobyerno nga, ingani, let us follow. Let us follow ang ating butang sa tuong nauna. We are nakita diri sa kalibutan, pero ang ato ang amo, Diyos. Diba? We follow the government not because of we are slave of the government, but we follow the government in good conscience because we serve God, ang atong ginaalagaran Diyos. Diba? So, as a Christian, we follow God. So, daghang salamat. Mayong hapon. The last time, mag-tumi sa mga in the province of Sarangani, mag-hatag o hinabang ikan sa office ni Congressman Gumel Pacquiao. So, it's a great blessing na makakuyog kalagagin di lagad Ater Suyan, Attorney Lubos, Attorney Ryan Ramos, kalang mag nalag, alam mag motor, tapos mag so, it's a blessing na matan to matagsat in a safe maayo ang panglawas ko na nagalyalom ang minom gabulong nabulong po ang iyong ginainom kanang tambal nga prescribed by your doctor. Dili po ka magpamatakag inom og tambal. Sabi na karoon nga we are in a COVID-19 pandemic crisis, tapos ang uban mahadlok na magato sa mga doktor, mahadlok magpa check up, di ba? Tungod kay na yung mga ilang nauna. So ayaw po pag inom basta-basta nga mupalit kag tambal sa butika nga walay resita nga gihatag ang doktor sa imuha, tapos tungod kay nahadlok at pa-check up then nipalit na ka nga walay resita, ayaw po kay basig dili ka mamatay sa imuhang sakit, pero mamatay kung gipalit tungod kay dili man siya prescribed, wala man siya giresita sa doktor. Nga nakod sa pagkakristohanon, kinanglan i-follow lang nimo kung sa tong giresita sa pulong sa Diyos. Kung naghimo-himo ka giresita, imuhang giresita, pamata ka kag inom, pamata ka kag inom unsa nga dosage, then it will be detrimental to your health. Diba? Kailangan careful ka. Kung nakay mahina adunay makasinati kag mga symptoms or unsa, hindi ka magpa-check up sa doktor.
pag-check up ka dito sa doktor ngayon mong gisaligan. Na kay doktor nga nailhan nimo. Nga license gud siya nga doktor. Ito pag-check up ka. Ayaw paghimo og self-medication. Don't do it. Ayaw pag self-medicate in a spiritual manner. Plan mo follow ka sa pulong sa Diyos. Nga na po sa itong panglawas, ayaw pagbuot-buot nga. Keep on taking mga synthetic medicines without the prescriptions of a doctor. Kailangan you follow kung sa'y advice mga po. Diba? So thank you so much. Thank you for the brethren who are watching. Thank you so much for the Village Creek Church of Christ. Thank you so much, Mother Nancy. Thank you so much for all the brethren. Brother Erwin Aligato Andalon, the May Edad, nagatanaw. Si Sir Nur Islao sa Pacman Radio, nagatanaw. Si Ma'am, kung kaganina, Ma'am Michelle Lopez Solon, wife of Governor Honorable Steve Solon, mayagal nag-comment yan. Attorney Ryan Ramos, so thank you so much. Brother Robert Count, thank you so much. So di matagsot, let us also pray for our one brother na positive sa COVID-19. Sa ka-preacher kung nagkasal sa muha ni Jessa na positive siya. Positive ka rin? Oo, Samsung gamit to. Gusto mo ni Cagayan. Buong natin eh. Cagayan. So, atutungampuan. Pero kung ano siya, asymptomatic. Walay symptoms, asymptomatic to. So, okay na to siya. Pero, basic okay na siya sa virus, pero sa virus nun siguro, dito siya madali. Sa virus nun. Sa virus, dili siya ma... Kuan, okay ang lawas sa virus siguro. Okay, wamunod. Ambot nun siya. Kaya symptomatic nun siya. Pero sa virus nun, natakukul dahil. So, let us pray for each one. Masala to? Let us pray. Lord God, Jehovah, thank you so much for the words and yung pulong. Jehovah, ikaw mga bless sa matag-usa. Bless our nation. Bless our leaders from the president down to the lowest official of the land. Bless our government troops, Jehovah, military and PNP. And bless, Jehovah, those in administration of justice. Bless, Jehovah, our leaders, bisan Jehovah, ang mga tribal leaders. Lord, we pray, we ask for forgiveness. Pasensyaw mi, Lord, we sin against Thee. Damsala mi, Lord, we sin. Pinagi, Jehovah, the way we conduct ourselves. O sa among makita, Jehovah, even in our heart, bisan Jehovah, sa among mga paggawi. We ask for forgiveness. We ask for mercy. Jehovah, guide us. Lord, thank you so much for the providence sa mong pag-provide sa mong panginahanglan. Even Jehovah for government agencies na inyong ginagamit. Even Jehovah sa matag-usa, you provide us our needs. Thank you so much. Bless him, Lord, matag-usap. Bless them, Lord, the planet ni Dilibas. Bless them, Jehovah, the member of Dilibas Church of Christ, the Maasim, the preachers. Bless them, Lord, Village Creek Church of Christ. Bless them, Lord, Mother Nancy, the Lord Count. All the brethren and sisters, Brother Runhal, Grandpa Jim. Thank you so much, Jehovah. In Jesus' name, amen. Dito, mag-partake to the Lord's Supper. As part of our worship, salto di pag-partake the Lord's Supper. As nalto,
Obvio na lang. Ibu diretso to na lang. Dihimkal. Alihukal. Alam mo na. At magani yun. Oh, Jason. Masalto para di fun. Lord God Jehovah, we pray, we thank Thee for this opportunity to partake the Lord's Supper, ang tinapay nga nagasimbolo sa lawas ni Jesu Cristo, ug ang kupa nga nagasimbolo sa dugo. Jehovah, ikaw mga bless nini, create in us a clean heart. Jehovah, guide us. In Jesus' name, amen. Dito kupa, fun kiri fun, the bread. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he brake it and said, take it, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Diba? Sige, telephone. Kupa. After the manner, the same manner, also he took the cup when he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye as often as ye drink it in remembrance of me. Thank you so much, Miguel. Salo to the collection as part of our worship. Toto de pandamdo. It's a blessing na makaparte ka to the Lord's Supper, ang tinapay nga nagasimbolo sa lawas ni Kristo ugang dugo. We will have fellowship with God. Aduna kitay pakigdait diya sa Diyos. Kung kita nabautismuhan diya kaniya, namatay kita o ba ni Kristo, o nabanhaw o ba ni Kristo, pinaagi diha sa bautismo. So, baptism is very important part na mapasok mo dahil pagkakristohanan. You will be a Christian if you are baptized into Christ. Salo to the collection as part of our worship. Give what you have, the Lord will bless you more. Count your minute. Count your blessing. Oh, lobby lang lo. When upon life be sing. When life be no sure than the stars. When you are disgraced, thinking all is lost. Count your many blessings, living one by one. And it was so precious you what the Lord had done. Count your blessings one by one. Count your blessings in a can of God. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Set up.
isa't sa san. Are you ever burdened with a load of care? There's no question whether you are falls in air. Count your many blessings every time and fly. And you will be singing as the days go by. Count your blessings one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Masal ko. So much for the collection. Thank you so much, Jehovah, the blessing you accept. Guide us, Lord, have mercy upon us. Thank you for everything. Thank you to provide them the panginahanglan. Bless them, Lord, makagsag. Bless them, Lord, that you are sent to the Filipino brethren. And the brethren, Jehovah, all the world. Brethren, the Nigeria. Brethren, Jehovah, the India. Brethren, Jehovah, all the clinic in China. Yeah, all the world, Jehovah, guide them, Jehovah. Thank you for everything, in Jesus' name, amen. Him do. Anong sa closing din? Ngabal ka dito? So, thank you so much for watching. We are going to pahumana ang mga pagsimba. So, Digo, bitaga mo. Ay, para makuha nga, dili lang gid ako ora na si kila Brother Chune, Uncle Chune, si Tol, Julan, and then Glidel, na si my wife. My wife was at the back of the electric fan. Was there. Para raw. My wife and then